Napapaligiran na sila ng mga kalaban at ang magiting na sundalo na si Private First Class Dan Ryan Bayot. Sa huling pagkakataon ay sinabihan niya ang kanyang opisyal, "Bumbahin na lang ninyo ang location ko, ang katagang pumukaw sa puso't damdamin ng mga Pilipino." Pero bago natin ituloy ang ating kwento, at kung bago ka pa lang din sa aking YouTube channel, paki-like and subscribe at paki-click mo na din ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong video. Naging wakasun ang Marawi City dahil pinasok ng mga kalaban ang ilang bahagi ng Marawi City. Sinunog nila ang ilang mga estruktura kabilang ang ilang simbahan. Sa gitna ng paglikas ng mga residente at sa patuloy na labanan, naging napakalaking hamon ang tinaharap ng sundalo ng Pilipinas. Ito ang makasaysayan at nakakaantig na kwento ng isang magiting na 20 taong gulang na sundalo na si Private First Class Dan Ryan Bayot. Si PFC Dan Ryan Bayot ay bahagi ng isang team ng 9 na sundalo mula sa 51st Infantry Battalion na nakadestino sa isang detachment sa Barangay Lilut, Marawi City noong May 24, 2017, ang ikalawang araw ng pagkugkog ng mga kalaban. Pinadala sila sa nasabing lugar sa kahilingan ng isang alkalde ng bayan para sa karagdagang seguridad. Ang tirahan ng alkalde ay nasa itaas lamang ng detachment. Si Ryan Bayot at ang kanyang grupo ay pinaputukan sila ng mga kalaban. Ilang sandali lamang matapos sila makarating sa kanilang pwesto, sinabi ng isang nakasaksi sa labanan, "Bukod sa mga pagputok mula sa magkabilang panig ng kalsada, ang putok ay nagmula din sa bahay ng alkalde." Tila ba ang bahay ng alkalde ay napasok na rin ng mga kalaban o ang kanyang mga tauhan ay maaring sumama na rin sa mga kalaban. Ang mga sundalo mismo ay hindi masabi kung sino ang nagpaputok sa kanila. Natigilan sila ng mas lalong lumakas at dumami ang mga putok ng mga baril na tila ba nagmula sa lahat ng direksyon at dito na sila napindown. Di nagtagal, 5 sa mga kasamahan ni Ryan Bayot ang namatay. Makalipas ang ilang sandali, 3 iba pang mga sundalo ang nataman at namatay din. Si Ryan Bayot ang nag-iisang natitira at patuloy na lumalaban sa mga kalaban, at nang makita niya na patay na ang kanyang mga kasamahan ay kinuha niya lahat ang mga baril, bala ng kanyang mga kasamahan at ang radyo para makatawag siya ng reinforcement at lumaban siya na mag-isa hanggat may hininga. Tumawag siya sa kanyang mga opisyal para sa backup o reinforcement, ngunit walang dumating dahil na rin siguro sa kahirapan ng kanilang lokasyon. Hindi mapasok ng reinforcement team ang lugar. Makalipas ang ilang oras at maubusan na siya ng bala at malapit na siyang madikitan ng mga kalaban. Sa 2 pagkakataon, tumawag ulit siya sa kanyang opisyal. Sa oras na ito, sumagot ang kanyang opisyal at sinabi sa kanya na 2 beses na tinangka ng mga reinforcement team na tulungan sila. Ngunit hindi sila makalusot dahil ang tanging daanan papunta sa kanila ay nakaabang at naghihintay ang mga pwersa ng mga kalaban kung may susugod na backup. Alam ni Ryan Bayot na anumang oras ay mapapatay siya ng mga kalaban. At ito ang sinabi niya sa kanyang opisyal na nagpaantig sa puso't damdamin ng mga Pilipino at ang mga kapwa sundalo. "Bumbahin na lang ninyo ang location ko, sir." Walang takot na sabi ni Ryan Bayot. Maliwanag na nakikita ni Ryan Bayot ang kanyang kamatayan at wala na siyang ibang pagpipilian pa upang ang mga kalaban na lumalapit na sa kanya ay matamaan lahat nang hindi maidamay ang mabuhay ng ibang mga sundalo. Isinakripisyo niya ang kanyang sariling buhay nang walang takot at pag-aalinlangan. Ang bangkay ni Ryan Bayot at ang labi ng kanyang mga kasamahan ay nakuha noong May 28, 4 pagkatapos nilang mapatay. Ang isa sa mga kumuha ng labi ng masundalo ay ang mismong ama ni Ryan Bayot na si Sergeant Larry Bayot.
ng Division Reconnaissance Company ng 1st Infantry Division. Sinabi ni Sergeant Bayot na 4 na unit mula sa magkakaibang batalyon ng Philippine Army ang nag-recover upang makuha ang bangkay ng mga sundalo. Dahil mahirap pasukin ang lugar na yun, naiintindihan ni Sergeant Bayot kung bakit talagang mahirap para sa mga reinforcement na makarating sa pwesto ng kanyang anak. Masakit sa isang ama na makita niya ang kanyang anak sa ganoong sitwasyon. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso ay may pagmamalaki niya pa rin ang ginawang katapangan at katatagan ng kanyang anak na lumaban hanggat sa huling hininga. Ngunit ang napakasakit at dumurog sa puso at damdamin ni Sergeant Larry Bayot ay nang makita niya ang na-deform na mukha ng kanyang namatay na anak at ang malalim na hiwa sa kanyang leeg. Ipinapalagay na ang batang sundalo ay naubusan ng mga bala sa pakikipaglaban at ang mga kalaban ay maaaring nakalapit na sa kanya at pinahirapan at dinurog ang kanyang mukha bago tinaga ang kanyang leeg sa pagtatangkang hugutan siya ng ulo. Ang bangkay ni Ryan Bayot ay iniuwi upang mailibing sa bayan ng pamilya sa barangay Upper Pangi, Tipil, Sambuanga, Sibugay sa isang makabuluhan at simpleng seremonya. Isang araw pagkatapos siya ay mailibing, si Pangulong Rodrigo Duterte ay nagpunta upang bisitahin at magbigay respeto at pakikiramay sa pamilya Bayot. Ibinigay ng Pangulo kay Sergeant Bayot ang Posthumous Medal para sa katapangan at kagitingan ni Ryan Bayot at tulong pinansyal at isang pangako upang magbigay tulong pinansyal sa mga batang kapatid ni Ryan na nag-aaral pa. Sa isang banda, nang tanungin ng Pangulo si Sergeant Larry Bayot kung ano pa ang magagawa niya sa kanyang pamilya at sumagot si Sergeant Bayot na ang kanyang 18 taong gulang na anak na lalaki ay nais ding sumali sa army. Sinabi naman ng Pangulo na hindi pa, kailangan niyang tapusin muna ang kanyang kolehiyo. Pagkatapos nito ay maaari natin siyang payagan na pumasok sa sundalo o kahit sa pulisya. Ang mga taong naantig sa katapangan at kabayanihan ng batang sundalong si Ryan Bayot ay nagbigay ng ibang ibig sabihin na nakakatawa sa wikang ginamit sa rehiyon. Ang salitang Bayot ay tumutukoy sa isang taong bakla o duwag na tumatakbo o umiiwas sa labanan. At ito'y napakalayo na yun sa kung ano ang ibig sabihin para sa katulad ni Private First Class Dan Ryan Bayot. Ikaw, ano ang masasabi mo sa kabayanihan at katapangan nitong batang sundalo na si PFC Dan Ryan Bayot? Kaya mo bang isakripisyo ang buhay mo para sa mga kasamahan at para sa bayan? Sa ating mga kasundaluhan na handang isakripisyo at ibuwis ang kanilang buhay para sa bayan, hanga po kami at saludo po kami sa inyo. Hanggang dito na lang ang ating kwento ng kabayanihan, mga katropa. At muli, hanggang sa susunod pa nating video.